Magandang umaga, Assumption! Nandito na naman kami para sa ating lingguhang simbahagi upang pagyamanin pa ang ating kaalaman tungkol sa simbahang Katoliko sa Pilipinas. Sa araw na ito, ating pagtutuunan ng pansin ang Adbiyento o panahon ng liturhiya ng simbahan ng paghihintay sa pagdating ni Kristo. May kasabihang ang Pilipinas daw ang may pinakamahabang panahon ng Pasko dahil sa buwan pa lamang ng Setyembre ay nagsisimula na ang pagpapatugtog ng mga awiting pabasko at naglalabasa na ang mga palamuting sumisimbolo sa panahong ito. Pagkaman mahaba man ang panahong ito, hindi natin maiaalis ang pagnilayan kung totoo naman bang nakakapaghanda tayo sa taimtim na pagdiriwang ng Pasko. Sa kahabaan ba ng Kapaskuhan dito sa atin, tayo ba ay totoong nakakapaghanda ng ating isipan at kalooban upang patuloyin si Kristo sa ating puso? Para sa simbahan, ang totoong panahon ng paghahanda para sa Pasko ay nagsisimula lamang sa unang linggo ng Adbiyento. Mapapansing napapalamutian ng mga parol at iba't ibang dekorasyong pamasko ang mga simbahan sa panahong ito. Andiyan na rin ang paghahanda ng Belen, kung saan makikita ang sabsabang handang paghimlayan ng sanggol na si Jesus sa pagdating niya sa araw ng Pasko. Ngunit mas higit pang pinaiigting ng simbahan ang paghahanda sa pagdarating ni Kristo sa pamamagitan ng simbang gabi. Ang tradisyong ito ay nagsimula raw noong panahon na sumasailalim pa tayo sa pamumuno ng mga Kastila. Itinatag ang pagsisimba sa oras ng madaling araw upang makapagsimba pa muna ang mga magsasaka bago sila magsimulang magtanim sa bukid. Sa simula, ang simbang gabi ay ipinagdiriwang upang parangalan ng ating mahal na Birheng Maria. Ginagamit ng simbahan ang pagkakataong ito na mapalalim pa ang pananampalataya ng mga Pilipino sa pamamagitan ng katesismo. Nang kalaunan na, nawala na ang katesismo. Ngunit, patuloy pa rin ang tradisyon ng simbang gabi. Lumago ang tradisyong ito hanggang sa umabot na ito sa Vatican, kung saan nakiisa ang ating Papa Francisco kamakailan lamang sa pagdiriwang ng simbang gabi kasama ng mga kababayan nating Filipino sa Roma. Marahil, kabilang ka sa mga nagsisimbang gabi upang makasama mo ang iyong mga kapamilya, kaibigan, o kaya ay kasintahan. Maaari rin namang ang pahangad mo ay mabuo ang siyam na araw upang humilim ng tulong sa ating Inang Maria. O di kaya'y inaantabayanan mo ang pagkain ng bibingka at puto bumbong pagkatapos ng misa. Ano man ang dahilan, huwag nating kalimutan ang tunay na pakay ng simbang gabi. Ito ay upang mabigyan tayo ng pagkakataong paghandaang maiki ang pagdating ni Jesus upang sa pagsapit ng Pasko, tunay na kagalakan ang mamayagpag sa ating puso. Isang mapagpalang Miyerkules ang sumainyo, Assumption.